araw mga ka-YTs. Ako nga pala si Kyle at taga Cavite at gusto kong i-share sa inyo kung ano ang mga pinagkakaabalahan ko ngayong quarantine. So ngayong quarantine, inaalagaan ko yung dalawang aso sa bahay at nagsiselfone din kapag medyo boring at kumakain, syempre hindi mawawala yan at natutulog at kailangan sulitin. Nag-aayos ng damit. At yan yung side job ko ngayon, quarantine, nagka-car wash ako. So yung mga bagay na yon ay yung mga pinagkakabalahan ko ngayong quarantine at hindi yun lahat ha, ayun lang yung iba sa mga ginagawa ko. At ngayon, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung pinaka na-enjoy kong pagkaabalahan ngayong quarantine. At kung mapapansin nyo, andito ako sa may bubungan ng bahay ngayon at yung kulay pula niyan, yan yung sa bahay at yung mga kabila sa kapitbahay niya. At gusto ko i-share sa inyo na itong lugar na to, dito ako nagbabasa ng Bible, dito rin ako na kikinig ng devotions, mga online devotions, at dito rin ako nakikinig ng mga Christian music most of the time. Kaya sobrang na-enjoy ko talaga dito sa lugar na to kasi feeling ko na ako lang tsaka si God lang, na solo ko lang si God dito. At mas na-enjoy ko dito kapag gabi, kaya gusto ko ipakita sa inyo kung anong pakiramdam dito paggabi. Yan, gabi na. Paggabi kasi, para sa akin, ito yung pinaka-komportableng oras kada araw kasi sabi ko nga kanina, ito yung quiet time ko para kay God. At tsaka, malaki din ang natulong nito sa akin kasi i-share ko sa inyo yung experience ko. Dumating ako dun sa point na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, na ganito ba dapat or ganun. Basta yung pakiramdam ko talaga na na-stuck lang ako sa gitna, na nasa kawalan lang ako. So, nung mga time na yon, talagang napapaisip ako ano ba dapat ang gawin, ano ba dapat. So, habang nagbabasa ako ng Bible, nakita ko sa may Proverbs chapter 3 verse 6, "In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths." At saka sa Psalms 37:4, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart." So, dun sa verse na yon, dun ko na-realize na, at natutunan ko, na hindi ko pala talaga malalaman sa sarili ko kung ano ang plano ni God para sa akin kung hindi ko isasama si God sa plano ko. So, ayun, natutunan ko na dapat sa lahat ng bagay, kasama si God, siya palagi ang inuuna. Na, kaya siguro palagi ko rin hinahanap-hanap na dapat palagi ako nandito sa taas, dapat palagi ko siyang kinakausap kasi dun ko lang malalaman kung ano yung plano niya para sa akin. Kaya gusto ko sana kayong encourage at i-challenge na unahin natin si God sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi di ba nga sabi dun sa verse, "Delight thyself," sa Psalms, na kung saan parang ihalintulad ko siya na kung gaano tayo kaseryoso sa ibang bagay, gaano tayo kaseryoso sa paglalaro, sa pagtatrabaho, dapat ganun din tayo kaseryoso sa pagdating sa paglingkod kay God. Kaya sana naging ano to, naging blessing sa inyo at God bless. Hello mga ka-YPs! Magandang araw! Live na naman tayo ngayon. Ako ang inyong ka-YPs, Don! Agang-agay! At ako naman ang inyong ka-YPs, Jeff! Masaya ba kayo ngayon, mga ka-YPs? Feel na feel ko yung kasiyahan nila, YPs Jem. Talagang kitang-kita ko dito kahit
Napakalalayo nila. Kitang-kita ko yung mga ngiti. Ikaw, masaya ka ba ngayon? Oo naman. Oh. Kita-kita naman sa mukha ko, di ba? Ano kayang... Dahil, syempre, ayan, nagka-table na tayo. Talaga, nag-i-improve na yung ating, ano... Studio talaga. Studio, oo. And... Salamat sa sponsor ng drink. Yeah. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa mga nag-aayos na studio namin. Kaya bumabongga na tayo. Yes, yes. At kitang-kita ko naman na masaya ka, Wipes Gem. Kaya dahil dyan, simula muna mag-shout out. Okay, shout out kay Dana. Hi Dana. Shout out din sa mama ko, talagang active yung nanay ko. Supportive. Napaka-supportive mother naman and po. And kay Ate Jessica. Hello, Ate Hi. Jessica. Nanonood siya. And sino pa ba? Sino pa? Ate Jera. Geraldine. Hi, Ate Jet. At saka si Aldrin Cornelio. Hello, Aldrin. Dana. Si Dana. Si Kuya Josh. Joshua, Benedicto at saka si Joshua Eliera nanonood din. At si Rachel, may sinasabi siya dito. Hello mga kawaipis. Shout out po sa mga kawaipis natin dyan sa Haniway, Iloilo. Hello, na sina Danison, Balano, Jude Welzom, Ibea, Salanatin, Leia Grace Balano, Leng Balano, hello po. John Matthew Guerra, Matmat, and Jomart Guerra. Thank you. Hi. Hello sa inyo. Thank you for watching. At kay Thea May Abrinilla. Talagang hi. Active na active yung mga kamag-anakan buwan. Sa kapatid ko pala. Hello, Jelaika. And kay Marvin. Hi, Marvin. Hi. And meron pa dito. Mahabol si DK. Hi, DK. Meron pang pa-shoutout si Ate Jess. At si Frolin. Larios. Hello, hi, Proline. Thank you for watching. Sabi ni Ate Jess, pa-shoutout daw kay Ate Veron. Hi, Ate Veron. Hi, Veron. Hello sa mga ka-YPs natin. Welcome kayo dito sa ating live. Matanong kita, YPs Gem. Sino bang artist ng paborito mo? Siyempre, si Bianca Umay. Oo, baka Bianca ako. No? Talaga? Oo naman. Support ko yung mga palabas niya. Bakit mo ba siya naging paborito, YPs Gem? Galing kasi niya umarte, grabe. Parang nakukuha ko na nga yung pag-iyak-iyak niya. pinapractice ko din yung pag-iyak niya. Wow, acting-acting din pala yung ating YPs na kasama dito. Kaya ako naitanong, kasi yung YPs seeker natin ngayon, parang kilalang-kilala ko na kung sinong paborito niyang artista. Ha? Paano mo naman alaman? Hindi naman natin sila kilala, no? Oo nga. Code name lang. Oh, hindi natin sila kilala. Pero hayaan niyo na ipakilala ko sa inyo, mga ka-YPs, ang ating YP seeker ngayon. Kaya ako nasabi na kilala ko kasi nagtago siya sa pangalang Catherine Bernardo. Oh, di ba bigatin yung ating writer, yung ating sender ngayon. Bigatin. Kaya basahin natin at pakinggan ang kanyang kwento. Sabi nga, sa isang movie ng Katniel, may mga babaeng gine-girlfriend, may babaeng bine-best friend, and eventually, yung best friend na yon ay naging girlfriend at the end. Pero, sa sitwasyon ko, ako yung babaeng bine-best friend, pero hindi girlfriend. Member ako ng isang dance troupe noong high school at doon ko siya nakilala. Unang kita ko pa lang sa kanya, nahulog na agad ako sa maladan niya at padilya niyang postura. Noong una ay hindi kami agad naging close. Feeling ko nga malabong mangyari maging magkaibigan kami, lalo na nung nalaman niyang crush ko siya. Pakiramdam ko ay sinasadya niyang iwasan ako. Hanggang sa lumipat na ako ng school sa city. Akala ko ay hindi na kami muli magkikita at mawawala na yung nararamdaman ko. Pero laking gulat ko nang muli kami pagtagpuin ng tadhana dahil sa isang pangyayari. Isang team mula sa school na pinanggalingan ko ang kinailangan mag-training sa aming school for a month para sa isang sports competition. At kasama siya sa team na yun.
Nabigla ako nang makita siyang muli pero di man lang niya ako pinansin na parang di niya na ako kilala. Makalipas ang 3 araw, nakareceive ako ng chat at nanlaki ang mga mata ko nang makitang galing yun sa kanya. Isang kamusta na mula sa kanya at doon nagsimula ang lahat. Hindi na lang namin namalayan na nag-aantayan na pala kami para sabay na umuwi dahil same way lang naman ang bahay namin sa pinag-iistayan niya noon. Di ko na rin namalayang nag-grow na pala yung nararamdaman ko para sa kanya. Fast forward, we became best friends. Even though 1 month lang yon, we still made a lot of memories together kasi nagpatuloy ang communication namin, not until mag-college ako. Naputol ang communication namin. Nalaman ko na lang na nagka-girlfriend siya at ako naman na akalang wala na akong nararamdaman sa kanya ay nagka-boyfriend din. Nag-break kami ng boyfriend ko. We cross our paths again at nalaman kong break na rin pala sila nung girlfriend niya. We let our hearts to heal first bago kami bumalik sa dating kami, best friends. Until now, even though magkalayo kami, we still have our communication and consider each other as best friend. One time, nasabi niya sa akin na nagustuhan niya rin pala ako noon. And then, I realized that somehow, yung feelings ko para sa kanya, parang biglang bumalik. And to tell you honestly, nasaktan ako sa sinabi niya. I even cried that night. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa na may nililigawan naman siyang iba? Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin yun noon. Ang sagot niya lang ay dahil ayaw niya raw ako masaktan. Tingin niya ba? Di ako nasasaktan ngayon? Alam ko, nakamove on na ako sa kanya eh. Pero, bakit ang sakit pa rin? Ay. Ay. Wow naman. Alam mo, YPs doon, hindi, ano ah, obvious na talaga paborito nila yung, paborito niya yung ginamit pa niya na talagang code name. Yes. And dahil sobrang haba ng code name niya, Catherine Bernardo, gagawin na lang nating KB. KB, di ba, mas ma-exec. Para hindi na tayo mahirapan sa kanyang napakahabang code name. Catherine. Kaya mga ka-YPs, anong masasabi niyo sa story ni YP Seeker KB, it's your time to speak! At habang nag-aantay kayo, at habang nag-aantay, habang kami ang nag-aantay ng comment nyo, pakinggan nyo muna ang inihanda naming kwento para kay YP Seeker KB. Kanta talaga yun, YP Seeker. Ano ba sinabi ko? Kanta! Ito na! Wish it could be easy. Why is life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Sometimes it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Steady.
Simulan na natin ang ating online kwentuhan. Sino na ba nag-comment dyan? Ayan, nag-comment na si YP's Lizelle. Hello! At ito ang kanyang comment. Hi, Catherine. Thanks for sharing your story. I understand what you are feeling right now toward that person who said he liked you before and he was just afraid that you'll get hurt. Kaya ngayon, niya lang sinabi. I was wondering why. Bakit niya pa sinabi? Anong purpose niya? When he already knew na gusto mo siya noon pa and siya ay hindi nagpakita ng interest sa'yo, it means hindi talaga siya nagkagusto or meron siyang ibang gusto. The fact na parang iniwasan ka niya nung nalaman niya na gusto mo siya is a big question mark na sa akin. Ibig sabihin, hindi sincere yung feelings niya sa'yo. Kasi ang lalaki, kapag nagkagusto, he will get you or he will make a way na mapalapit sa'yo and will really show interest sa'yo. Bakit ngayon sinabi niya na gusto ka raw niya noon? Bakit natakot siya na masaktan ka? Kasi I think he is not really serious or sincere sa feelings niya. Maybe kasi alam niya na gusto mo siya. Ang payo ko lang na you better pay more attention to yourself and give your heart that feeling to the Lord. Kasi marupok lang tayo eh. Especially girls, we tend to assume things that sa point of view ng lalaki eh iba naman. We are designed to give love easily. Kaya kung may nagmahal sa atin ng totoo, it's easy sa atin na mahalin din sila. So now, try to focus on your happiness first and be wise. Make sure na mutual yung feelings bago ibigay ang todong pagmamahal. Wow. Kasi sa totoo lang, si God lang ang tunay na nakagawa nun. Genuine one-sided love. He just love us unconditionally. Kahit hindi natin matumbasan ang pagmamahal niya. Because He is love. Yes. Hindi kaya ng human yun. Wow. Tayo lang tayo and normal lang na umasa at masaktan. But don't stop loving. Don't close your heart. It's okay na masaktan. It's normal naman. Everybody is experiencing the same way. But I think you need to focus on the other things rather thinking about Him. Or sa family mo na lang. Ibuhos ang pagmamahal. I hope nakatulong sa'yo. I wish you all the best and God bless. Oh, napakaganda ng mensahe ni YP's Lizelle. Yon.
Na tama nga yung sinabi niya na mag-focus muna siya sa ibang bagay. Oh. Na wag instead na isipin niya lang tong guy na to, si Maladan niya niya gusto. Napapaisip tuloy ako, my best gem, ano kaya itsura doon ni parang Maladan niya Padilla na yon. Oo, ini-imagine ko nga, para ano ba? Daniel ba? yun nga yung sa dito naman hindi naman din natin nakita kung ano yung naging question din naman sa akin katulad nga ni YP's Lizelle na kasi yung nakita natin is yung point of view ni Catherine, ni KB at ni Daniel Padilla hindi natin alam. Si D. Pero yun nga be wiser tayo sa susunod sabi nga ni YP's Lizelle. Yeah. Yan. At dahil wala pang nagko-comment ulit, basahin muna kaya natin yung kwento ni YP's Seeker, Catherine. Sabi nga, sa isang movie ng Katniel, may mga babaeng gine-girlfriend, may babaeng bine-best friend, and eventually, yung best friend na yon ay naging girlfriend at the end. Pero, sa sitwasyon ko, ako yung babaeng best friend, pero hindi girlfriend. Member ako ng isang dance troupe noong high school at doon ko siya nakilala. Unang kita ko pa lang sa kanya, nahulog na agad ako sa Maladan niya at Padilla niyang postura. Noong una, ay hindi kami agad naging close. Feeling ko nga, malabong mangyaring maging magkaibigan kami, lalo na nung nalaman niyang crush ko siya. Pakiramdam ko ay sinasadya niyang iwasan ako. Hanggang sa lumipat na ako ng school sa city. Akala ko ay hindi na kami muli magkikita at mawawala na yung nararamdaman ko. Pero, laking gulat ko nang muli kami pagtagpuin ng tadhana dahil sa isang pangyayari. Isang team mula sa school na pinanggalingan ko ang kinailangan mag-training sa aming school for a month para sa isang sports competition. At kasama siya sa team na yun. Nabigla ako nang makita siyang muli pero di man lang niya ako pinansin na parang di niya na ako kilala. Makalipas ang tatlong araw, nakareceive ako ng chat at nanlaki ang mga mata ko nang makitang galing yun sa kanya. Isang kamusta na mula sa kanya at doon nagsimula ang lahat. Hindi na lang namin namalayan na nag-aantayan na pala kami para sabay na umuwi dahil same way lang naman ang bahay namin sa pinag-iistayan niya noon. Di ko na rin namalayang nag-grow na pala yung nararamdaman ko para sa kanya. Fast forward, we became best friends. Even though 1 month lang yon, we still made a lot of memories together kasi nagpatuloy ang communication namin, not until mag-college ako. Naputol ang communication namin. Nalaman ko na lang na nagka-girlfriend siya at ako naman na akalang wala na akong nararamdaman sa kanya ay nagka-boyfriend din. Nag-break kami ng boyfriend ko. We cross our paths again at nalaman kong break na rin pala sila nung girlfriend niya. We let our hearts to heal first bago kami bumalik sa dating kami, best friends. Until now, even though magkalayo kami, we still have our communication and consider each other as best friend. One time, nasabi niya sa akin na nagustuhan niya rin pala ako noon. And then, I realized that somehow, yung feelings ko para sa kanya, parang biglang bumalik. And to tell you honestly, nasaktan ako sa sinabi niya. I even cried that night. Bakit ngayon lang?
Bakit ngayon pa na may nililigawan naman siyang iba? Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin yun noon. Ang sagot niya lang ay dahil ayaw niya raw ako masaktan. Tingin niya ba, di ako nasasaktan ngayon? Alam ko, naka-move on na ako sa kanya eh. Pero, bakit ang sakit pa rin? Para nasaktan din ako. Eto, may comment na rin si ating kawaipis Geraldine sa Kabon. Hi, Catherine! Thank you sa pag-share ng love story mo sa YPs. Alam kong hindi lang ikaw ang dumaranas nan, I believe, yung mga ibang kawaipis natin ay may pagkakatulad sa kwento mo. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sa tingin ko, hindi ka pa din nakaka-move on. Nasasabi mo lang yan sa sarili mo, nasa stage of denial ka pa. Kasi kung naka-move on ka na, hindi ka na masasaktan. Kung bakit hanggang ngayon ay nasasaktan ka pa rin kasi may panghihinayang ka pa rin sa puso mo. Kung bakit hindi niya agad sinabi sa'yo na meron din pala siyang gusto sa'yo. At panghihinayang na kung sinabi niya agad sa'yo yun, eh may chance na maging girlfriend ka niya. At based sa kwento mo, yung sinabi niya sa'yo na meron din siyang gusto sa'yo dati, eh parang bumalik ulit ang feelings mo sa kanya. Siguro kasi nabigla ka sa kanyang sinabi. At nag-conclude ka na agad sa sinabi niya. Sa sagot naman niyang ayaw kanyang masaktan, siguro dahil hindi pa niya kayang i-handle ang magiging relasyon niyo kung naging girlfriend ka niya. Sa tingin ko, mas mabuti na rin na magkaibigan muna kayo at kilalanin ang isa't isa sa ngayon. I-enjoy mo muna ngayon kung anong meron sa inyo ngayon. Tandaan mo, may magandang pinaplano si Lord sa love life mo. Hindi mo kailangan na mainip sa situation mo ngayon. Instead, ipag-pray mo na i-guard ni Lord ang heart mo kasi maaaring maging weakness mo yan. Alam ni Lord kung sinong lalaki ang magiging partner mo. Trust in Him. Kung hindi will ni Lord na maging kayo ng best friend mo, huwag kang masaktan. Instead, ipag-pray mo ang sarili mo na i-prepare kanya sa magiging partner mo someday. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sana nakatulong ako sa iyo. Yan. Meron pa dito, dahil hindi daw siya makapag-comment sa comment box, so pini-M niya lang yung... May pa-PM! Pini-M niya sa akin yung comment niya. Sino ba yan? Si Kawaipis Marvin. Oh. Sabi niya, lahat tayo ay may iba't ibang story about love. May malakatnyel movie, may malaaldab na tipong akala mo, ito na yung tamang panahon. Pero ito yung masasabi ko sa story mo, Miss Catherine. Nakakakilig daw. Joke lang daw. First is, God will make a way in terms of love. Kung siya ang kalooban ng Panginoon para sa'yo, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para pagtagpuin ang mga puso nyo. Next, second is, true love wait. Ang tunay na love, hindi minamadali. Tulad ng pagluluto, hindi masarap pag minadali lang. The Bible says in 1 Corinthians 13 na true love is patient and that is rejoices with the truth. True love is not presumptuous. It seeks the will of God. Waiting for God's perfect time is God's will for us. Hindi natin sinasabi na wait lang at walang gawin. Siyempre, may gagawin ka. May gagawin ka pa din at yun ay ang mag-prepare. Prepare mo yung sarili mo para ang tamang tao na yung dumating sa'yo, tama na din ang puso mo at maging ang sarili mo. When God knows you're ready for the responsibility of commitment, He'll reveal the right person under the right circumstances. Joshua Harris, according kay Joshua Harris. And pangtatlo is a nice relationship start with a right prayer. Ipag-pray mo, Miss Kat,
kung siya ang kalooban ng Diyos para sa'yo. I hope nakatulong ang some points na nabigay ko. Sige na, Miss Catherine, kinikilig talaga ako sa story mo ngayon. Yee! Pakigilig na, nagaganap. Parang nakaka-relate si Kawaipis Marvin. May pagkakapareho silang sinabi ni Kawaipis Geraldine eh, na yung mag-pray. Pray. Pray ka, YP Seeker KB, para sa will ni Lord para sa'yo. At ito, may mahabol si ating Kawaipis May. Tangagalap. Ang bigat! Girl, bigat daw. Pero ang masasabi ko lang, may dadating talaga, nabigay talaga ng Panginoon na para sa'yo. Pinepreserve at pineprepare ka lang niya. Masakit. Yes. Natural yan. Kasi nagmamahal ka. Mm-mm. Pero, darating ang time na mawawala na din ang feelings mo na yan. Siyempre, ipag-pray mo kay Lord na tanggalin ang feelings mo sa Kanya. Kasi for sure, may ibibigay talaga ang Panginoon sa'yo na mas deserve mo. Yes. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Mm-mm. Yes, check. Tama. I pray na dumating ang lalaki na maglalapit sa'yo sa Panginoon. Kasi once na matagpuan mo na yung the one and true love mo, yung mala Daniel Padilla mo na yan, magiging mala Robin Padilla na yan. Oh, tito! Oh, matindi. Naging tito na. Haha. Biro lang. Mas magiging maganda yung future mo at magiging masaya ka kapag alam mong God's will yung napapunta sa'yo. Go, girl! Pag-pray mo lang. Maraming man of God na pwedeng-pwede sa'yo. Oh, nakakakilig naman tong comment ni Whitey. Magiging May. Tito si Robin Padilla. Magiging tito na siya. Okay, meron bang humahabol? Si Kawaii is Dana. Sabi niya, hi, Kat! That's a common scenario din na nangyari sa mga friends ko. And ang pinapayo ko lang sa kanila, kapag hindi pa talaga matured to love, ay huwag na munang ipilit. Instead, mag-focus na lang sa bagay na kung saan magiging masaya ka. Yung saya na hindi mo dapat hanapin sa iba, kundi sa family mo at kay God. Hayaan mong si God ang magbigay sa'yo ng tamang pagmamahal, ng tamang tao na magmamahal sa'yo. Masakit talaga yan, pero I'm sure may mas better na dadating sa buhay mo. Kung kayo, edi kayo, pero kung hindi, edi hindi. God knows na mas magiging masaya ka sa pinili niya para sa'yo, basta sundin mo siya. And always pray, love God and yourself first, you are worthy. Mm-mm. Ayun, ngayon lang nakapasok yung comment ni YP's Marvin, pero nabasa mo na ngayon, YP's Gem. Parang yung mga comments nila may isang gustong sabihin, ano na? Lagi nating uunahin si God. Yes. Bago natin hanapin sa iba yung pagmamahal. Kasi yung pagmamahal na yan, kayang-kayang ibigay sa'yo ni God yan. Doble, triple. Oo, tama ka. Ganong ba karami yung gusto mong pagmamahal? Ayan. Salamat sa mga payo nyo para kay YP Seeker KB ngayong araw. Yes. And, Kawaipis Don, sino nga ba yung bisita natin ngayon? Yeah, hindi lang siya bisita, Kawaipis Gem. Mga bisita. May mga bisita tayo ngayon. Pero unahin muna natin yung isa nating bisita. Isa-isa lang na silang lalabas. Isa-isa lang. Para isa-isa exciting, di ba? Unahin na natin, tawagin. Please welcome yung isa nating bisita na kanina ko pa nakikita na ngiting-ngiti na siya. Mukhang excited na excited na siya. Halika na dito, wife is maker, honey! Yeah! Masaya-masaya siya. Hi, wife is maker, honey! Hi! Talagang kitang-kita sa mukha nyo yung sobrang excited! Oo! Totoo ba? Nabalitaan namin? Ano po yan? Na-excited ka raw dito. Mukha ba? Excited na mag-share dito sa YPs. Totoo ba yun? Excited ka na mag-share? Oh, excited na ako na kinakabahan na parang gusto ko nang lumabas ulit. Bago ang lahat, ipakilala mo muna yung sarili mo sa ating mga ka-YPs. Okay, mga ka-YPs, ako po si Honey Lynn, ang babaeng nagbaliw-baliwan. Pero ngayon, natauhan! Aba! Aba! Matindi! Dahil dyan, tanong ngayon, anong the
dapat natin ibigay kay Y Peacemaker Honey. Bigyan natin siya ng wow clap. May pa wow clap. May pa wow clap. Sasabay ko sa amin. Ganito na naman yung gagawin natin. Ano ba yan? Clap. Tapos, clap. Wow. Ganyan. Wow. Dapat naadog yung ulo. Again, okay. Game. 1, 2, 3, go. Clap. Wow. Gawin niyo yan mga ka-YPs. Natutunan lang din namin yan. So, oh, handa ka na ba, Y Peacemaker Honey? Kahit hindi pa, sige, handa na ako. Anong bang masasabi mo sa kwentong ibinahagi sa atin ni Y Peacemaker KB? Oh, kanina, habang nakikinig ako, kinikilig ako sa umpisa. Pagkatapos, may part na naiiyak ako. Oh. Meron ding part na sigigil ako. Gigil ka, girl? Nagigil ako ng konti dun sa best friend. Pero parang kay KB, kay Catherine Bernardo, thank you sa pag-send ng story mo dito na nag-trust ka sa YPs. And proud ako sa'yo kasi ngayon nga na kahit na nasaktan ka, patuloy pa rin na naging mag-best friend pa rin kayo. Yes. So, yun naman yung maganda doon. And naranasan mo na rin bang maging best friend pero hindi gener friend? Oh. Hirap naman ang tanong na yan. Oo. Oo, sakit eh. Iiyak na ako. Oo naman, mga ilang best na sa madaling salita na friend zone. Oh. Talagang ilang beses na, mabibilang ba sa kamay, YPs? Kasama sa paa. Hindi naman. Mukhang talagang friend zone. Ano namang ginawa mo para hanggang ngayon ba nagmo-move on ka or naka-move on ka na ba? Kasi nga, move on. Ewan ko, kasi ang alam ko sa salitang move on, kapag nagkaroon kayo ng relationship ng isang tao. Ewan ko, basta yun yung sa akin eh. So, hindi ko masasabi na naka-move on na ako. Kasi it's really impossible for me to move on. Kasi ngayon nga, parang hindi siguro sa akin na, sa akin lang yun, ewan ko sa inyo. Pero sa akin na, hindi siguro ganun yung right term para sa akin. It's not moving on. Instead, it's moving forward. Wow! Moving forward! So, anong bang gusto mong ipalabasin ko sa moving forward na yan? Kasi nga, pag sinabi move on, ang hirap. Mahirap talaga maka-move on. Lalo na yung naging part na kasi sila, ang dami nila, naging part na siya ng past mo, and maraming memories, and marami kang natutunan. So, pag sinabing moving forward na, yun nga, life goes on, continue ka pa rin sa journey ng life mo, but then, ako, para sa akin, na ginawa ko, nag-continue ako, but he's not included anymore. Yun yung moving forward na sinasabi ko. Kasi nga, parang sa akin, respect na lang sa sarili ko. So, sabi ko nga, pag na-inlove ka sa ako, baliw-baliwan ako. Oh. So, kung ano, lagi na lang ba ako magbabaliw-baliwan? Kayo ba hindi? So, I mean, respeto na lang sa sarili ko na ayoko na rin magbaliw-baliwan. Kasi nga, alam ko naman na wala naman gusto sa akin yung ano, best friend or yung guy na yun. So, moving forward. Yes. Wow, moving forward. And yun nga, na sabi mo nga kanina na natauhan na siya. Nag-move forward na nga siya. Ayan naman. Why Peacemaker Honey, masaya ka ba sa kung ano at saan ka na ngayon dahil dun sa pangyayaring yun? Ano sa tingin nyo? Para? Baka ba akong malungkot o masaya? Ne, pero sa totoo lang, syempre, masaya ako. Pero malungkot. Masaya ako. Hindi, I mean, siguro sikreto lang talaga, huwag tayong bitter. Yun lang yung siguro sa akin na maging masaya ka pa din sa nangyari sa'yo sa past. Kasi nga lahat yun nangyari na may purpose. Tama. So dapat laging positive lang talaga. Wow, positive. Dati hindi ko yun na ano eh, parang hindi ko mag-gets dati. Pero habang tumatanda ka pala, mag-gets mo na na, oh nga dad pala hindi ako maging bitter. So, meron ngang, ewan ko kung may, di ko alam kung si ako ba nagsabi nito, meron nagsabi na iba, paki-research na lang. So, yun nga, he broke my heart to save me from falling apart. So, kasi nga, yung mga tao na nag-break ng heart natin,
So, ibig sabihin kasi hindi talaga sila yung para sa atin. Mm. So, ibig sabihin nun, sinisave pa nila tayo na mag-fall apart, na maging broken into pieces yung buong pagkatao na natin. Kumbaga sila heart yung nasira nila sa atin. Pero kung patuloy tayo sa kanila na hindi naman pala sila yung para sa atin, hindi ko sasabihin na mali, pero parang gano'n na nga, mali pala sila para sa atin. Pero yung buong pagkatao na natin ang masisira kung patuloy nating gagawin yon. So, kaya yon. So, dapat maging thankful pa din tayo. Ang hirap, dati hindi ko pwedeng sabihin yung dati, pero ngayon masasabi ko na thankful ka na, yun nga, dumaan lang siya. Kasi merong para sa'yo talaga na nag-aantay. Baka mamaya nasa labas oo nga. Oo. Napakaganda ng pa-quotes ng ating Y Peace Maker ngayon. Ano nga yun? She broke. He broke my heart to save me from falling apart. Falling apart. Ayun. Ulit. He broke my heart to save me from falling apart. Ayun. May pa-quotes po siya. Kami naman ay... Hindi rin ba halata? Masaya naman kami na andito ka ngayon at nag-share. Masaya kami na broke ka. Hindi naman. Ano naman yung masasabi mo sa maipapayo mo kay YPs Seeker KB at sa mga ka-YPs natin na may kaparehong pinagdadaanan sa kanya? Okay. So ito, based on my own experience. Wow. Siyempre, hindi naman kasi tayo din makakapag-advise lang ng hindi rin naman natin na experience yun. So, una... Nena. Alam niyo yung Nena? Nena? Galing to, shout out kay Miss Faith Milagro. Siya talaga yung nagpaintindi sa akin ng Nena. Never expect, never assume. Mm. Tayo kasi mga babae, Nena. Mga assumera. Oh. Totoo yun. Kayo. Maraming kayo. So tayo mga babae, assumera tayo. Yung pala, ang guy, sa lahat naman ginagawa niya yun. Kunwari, nag-text siya, kamusta ka na? Kinamusta rin naman niya yung kabila. So parang minsan kasi nag-assume tayo na wow, special pala ako sa kanya. Pero hindi naman pala ganun. Ganun pala siya sa lahat ng tao. So never expect ka muna, never assume. Sinabihan ka lang, kumain ka na ba? Oh, ganun ako dati. Kumain ka na ba? Assume ka na agad eh, wow, sweet naman niya. So dapat, Nena. And pangalawa, pangalawa ay, dapat mag-DTR ka. DTR. DTR? Alam niyo ba yung DTR? Define the relationship. So, yun ang gagawin ko talaga pagka naka... So, define the relationship. Ano nga ba talaga kayo? Acquaintance lang ba kayo? Friend ba kayo? Best friend ba tayo? O pwede bang maging tayo? So, lahat yan dapat i-define. Kung ano ba, para sigurado kayo. Kasi kung mag-best friend lang kayo, di mag-act kayo as best friend. Kung acquaintance lang, o di parang hindi mo kayo talaga ng chat ng bongga-bongga. Kung may relasyon kayo, o di mag-act kayo na may relasyon kayo. Tsaka para na rin siguro hindi malito rin yung ibang tao, at lalong-lalo ka na. Lalong-lalo ka na. tayo. Hindi dapat tayo malito na, ay ano nga ba kami? Akala ko ano lang kami, ganito-ganito. Yung pala best friend lang, katulad nga ni KB, ni Catherine Bernardo, siguro yung nga, hindi na define yung relationship. Oh. Kaya, hindi nga siya dinner friend. Best friend siya. Ayun. And then, pangatlo, ang dami nito ah. Pangatlo ay, don't, sa mga babae ito ah, don't look for the right one. Be the right one. So, yun nga, minsan lagi tayong, kano ba si Mr. Kano ba love my life? May patalent pa. I mean, di ba, lagi tayo naghanap ng right one, pero tayo nga, hindi nga tayo pa-prepared eh, di ba? Lugi naman yun. Siya right na pala, tapos tayo, hindi pa pala ready. So, alam naman natin na si Lord talaga yung nagbibigay ng right one para sa atin. And bago ko tapusin ang lahat ng ito, pwede akong mag-preach. Inagawan ko yung ano. Hindi, I mean, share ko lang sa'yo. Ito, grabe kasi talaga. Thankful ako sa mga friends ko. Kasi, ano sila talaga eh. Grabe sila mag-advise na, sorry kung minsan hindi ko sinusunod mga advice nyo. Pero, okay mag-ala, meron pa rin namang umano sa utak ko. So, yun nga, si shout out kay Miss Rachel Lucenio. Actually, yun nga, nakalimutan niya siguro, pero
dati, ito kasi yung sinabi niya sa akin. Shinare niya sa akin ang verse sa Song of Solomon 2:7. So, babasahin ko sa King James Bible. Medyo dugulo natin dito. I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the rose and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please. So, meron din, pareho din yan sa Song of Solomon 3:5. Babasahin ko naman sa New Living Translation para mas maintindihan natin. Pero halos pareho lang din. Promise me, O women of Jerusalem, by the gazelles and wild deer, not to awaken love until the time is right. Young women of Jerusalem. Sinabi niya rin to sa parehong-pareho din sa Song of Solomon 8:4. So, ibig sabihin na not once, not twice, but thrice na sinabi ng Panginoon ito. Ano ibig sabihin? Kasi nga, tayo kasi makakalimutin tayo eh. So, paulit-ulit niyang i-remind tayo. So, para sa kay KB at sa ibang mga kawaii-wipes, especially sa mga kababaihan. So, yun nga na sabi nga dito na do not stir not up and do not awaken love until it's time or until he pleases. Kasi may time na, yun nga, do not, ano, stir not up. Ano bang ibig sabihin nun? Yung naghahalo. Di ba pag naghahalo tayo? Alam naman kasi natin na si God ang gumagawa ng ating love story, di ba? Yeah. And for sure, tapos na yun at napakagandang love story yun. Pero minsan, gusto natin tayo maghahalo. Gusto natin mix-mix tayo ng pepper niya sa and everything nice. Ganun kasi tayo, di ba? Pero yun nga, dapat hindi natin gawin yun. And do not awaken love. Di ba? Pagka may tulog, oy, gising. So, tayo yung gumagawa ng ano eh, ng ang tawag ito, ng mga action. Eh, mga babae tayo, di ba? So, di man lang, pero ako talaga, personally, dahil babae ako, dapat hindi tayo yung gagawa. Ay, gumising ka! Ito yung gumagawa ng lahat ng mga bagay. O, ako dati, ako yung nauna mag-chat. Ako yung... So, hindi pala talagang ganun na magpa... As in, dahil mahal na mahal mo siya, na... Grabe yung gagawin mo na lang lahat para sa kanya. Dapat, siya yung mag-pursue sa atin, ang guy. Tayong mga babae, correct. Yun nga, dapat hindi tayo maghahabol. Para sa akin yun, ah, ewan ko sa inyo. Pero sa akin talaga, huwag tayong maghahabol. Huwag awaken. Huwag natin inanin ang love. Kasi, sa right time, darating yun. Oh, diba? Yes, naman. So, totoo lang, 32 years old na ako, naghihintay pa din ako. Okay, baka sabihin niyo, akala mo naman ako sa luto na, aba, okay, naghihintay pa din. So, I mean, para sa atin lahat, be patient lang. Kasi may kanya-kanyang season tayo. May kanya-kanyang time. Siguro may mga nag-asawa ng maaga. Time nila yon. Ako, wala pa. Eh di, wala pa siguro talaga yung time ko. O ito, mga kabataan na to, hindi pa natin alam. So, only God knows kung kailan yung right time para sa atin. So, habang naghihintay tayo, be patient. And katulad ng mga nag-send ng mga comments nila na, yun nga, focus tayo kay God. Dahil, be the right one. Kailangan tayo be the right one. Maging ready tayo. Kasi nire-ready na ni God yung para sa ating lahat. So, I hope na may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. And kapit lang. Kung wala pa, sige, pray. Yun nga, pray. Pray hard, mga girls. Pray, mga girls. Mga girls, pray hard. Pero yun nga, lalo na kung bata ka pa naman, naman masyado tayong desperado kung mga bata. Baka dapat nga ako pa maging desperado eh. Pero, I mean, hindi naman dapat maging ganun yung kalalabasan. Kung magta-trust lang tayo kay God. Yes. Ayan, salamat YP's Maker, honey. At alam ko, sure na sure ako na marami silang natutunan ni Osho. Osho kami ni YP's Don. Oo, talaga. Naramdaman ko naka-relate ka din. relate talaga. Pero meron nagtanong dito, YP's Honey from YP's Jessica. May patanong. Hindi gumasagot yan. Sabi niya, totoo ba talagang may best friend lang sa girl-boy relationship? Or may isa sa kanila na may feelings more than that?
feeling ko, meron talaga na mag, ano, yun nga, kumbaga hindi sila talo. May ganun kasi, meron talaga yon na kung papapilian ka, trotropahin o jojowahin, trotropahin lang. Meron talagang ganun. Pero, meron din na isa sa kanila ang nai-inlove, which is hindi yun maiiwasan. Kasi nga, lagi kayong magkasama. Lalo na kung nagki-care sa iyo isang tao, so hindi talaga maiiwasan yun na ma-inlove ang isa. Pero, katulad nga kay KB, kay Catherine Bernardo sa kwento niya, na yung guy, nagustuhan pala siya, pero hindi niya sinabi yon kasi to save the relationship. Minsan kasi, mas gusto na lang nating piliin na mas save na lang yung relationship kaysa pumasok tayo sa isang relasyon, tapos sa huli din naman mag-aaway. Siguro ayaw din ni guy, although medyo gigil ako kay guy, pero yun nga, siguro, siguro tawag dito, to save the relationship lang. Alam niya siguro na may time na masasaktan niya si girl, na wag na lang, kaysa masaktan niya, wag na lang, best friend na lang tayo, doon na lang muna tayo. So, kung yun nga, when the time is right, mali mo naman, kapag ano, sa ibang mga taon, hindi natin alam, or may ibang naghihintay sa'yo, kay girl. Tama. At may sagot, may sagot din. Nasagot. Paki-comment dito, YPs Jessica, kung nasagot ba ang katanungan mo. At may sinagot din si Kawaypis Joseph kay Kawaypis Jessica. Ayon sa datos na aking nakalap. May datos. Sa umpisa ay maaaring wala sa kanilang dalawa ang may malalim na nadarama. Ngunit maaari itong mabago sa paglipas ng panahon. Maaring mahulog ang isa sa kanilang hindi inaasang pagkakataon. Oh, napakalalim naman nung... Grabe, may datos ha? May padatos pa ating isang kawaitis. Pwedeng sumingin. Ang dalawa, no? Pero yun nga, para lang din kasi sa mga guy, so, medyo ano rin natin eh. Kasi may sabi ko kanina, tinira ko ng tinira yung mga girl, di ba? Huwag tayong asyamera. Pero minsan kasi sa mga guys, sana maging careful din kayo sa mga kinikilos nyo. Kasi kami talaga, ay, asyamera nga kami, di ba? So, dapat kayo, ayusin nyo. Trigger. I mean, maging careful sana kayo. Kasi minsan, hindi namin, ano, yun nga, nag-expect talaga kami. So, dapat, for example, yung isa ay special. So, dito mo lang ipakita na special siya. Huwag naman pare-pareho sa amin. Diba? Or kung gusto mong pare-pareho, dapat i-define mo yung relationship mo na, okay, friend lang tayo, friend lang kami, friend lang kami. Kasi nga, yun nga, nahihirapan talaga kaming mga girls na, ano nga ba, ba't siya ganon? Diba? So, dapat, mga guys, be careful din sa inyong mga kinikilos or sa mga ginagawa para hindi naman kami laging asyumera. Okay? Okay. Dahil dyan, i-remind natin yung kaninang mga points-points ni Wipes Maker Honey. Una, Nena. Never expect never assume. Pangalawa, DTR. Define the relationship. At pangatlo, pangatlo, don't look for the right one. Be the right one. Yan, salamat. Okay. Napaka talagang damang-dama din namin kung ano yung pinagdadaanan. Damang-dama. Tawagin naman natin ngayon, YPs Gem, YPs Maker, dahil nandiyan ka na. Ang isa pa nating bisita. Dahil hindi natin makakasama ngayon ang ating Pastor Doll, namang binigay si Lord na talaga namang right person din para sa araw na to, para makapagbahagi ng salita mula sa Diyos. Tawagin na natin si Sir John Michael Nicolas. Yeah. Hi, Sir! Hello! Dahil ngayon lang po kayo nakita ng ating mga ka-YPs, pwede po ba kayong magpakilala sa kanila? Sige po. Pangalan ko po is John Michael Nicolas. You can call me Evangelist John Michael Nicolas. Been a missionary for almost 8 years din po sa Indonesia. Together with Miss Honey! Yeah! A different location lang po si Miss Honey than us. But we were
together din in the same location for how many months? Almost a year. Less than a year. Okay. So that's your guest this afternoon. So in behalf of Pastor Dolph, right? Mm-hmm. Okay. Yes. So I'll be sharing the word of God, and I'm really thankful kay KB. Wow, talaga naman ha. Itago na lang po natin sa pangalang KB. KB. Sige po. And we are thankful for trusting YP's program sa pagbibigay niyo po ng ano ng iyong story, and thankful also to all those na nagbigay ng advice. And lalong-lalo na kay Miss Honey. Wow, talaga naman ha. So I will not be really speaking about those kilig moments and those loves, but there is something na sinabi ni Miss KB na dapat natin to na napansin. Okay, so it's the word nasaktan. Okay, hurt, or you can say it pain. Okay, so since I'll be sharing the word of God, most of you will ask, what does the Bible tell about pain? Okay, so yun ang una nating tatanungin. At ano ang purpose nito? Bakit inalaw ng Panginoon ng pain? So sige, pag-aralan po natin to. Very short lang. Ang una pong masasabi ko, when the Word of God tells us about pain, it always somehow related to sin. So when you disobey God, because of this, of your sin, then it causes pain. That's a sad fact. It's what happened when Adam and Eve disobeyed God. And that fact was they were able to, they were able to see themselves as, they were naked. But actually, their eyes has been opened because of their disobedience, because of the sin. So that's a sad fact, and that we experience as pain is because also of the choices, not just us, but the choices of others as well. So kahit hindi natin ginusto, pinili ng iba, nasaktan tayo. But the fact is, merong sinasabing pain. That's the reality. And merong nga nag-comment, hindi ko alam kung si Miss Lizelle ba yun, that pain is a fact and normal, sabi niya. It's a reality. So the Word of God tells us also, let me just read it to you, about the reality of pain, and because of that, it's sin. And you can also read it with me. Therefore, just as sin entered the world, therefore, just as sin entered the world through one man, and that through sin, and in this way, death came to all people because all sin. So this is fact. This is reality. So we don't need to blame Adam and Eve because of what they did. Kasi kahit kayo po ang nasa kalagayan ni Adam and Eve at ako rin, the fact is I will be also doing the same thing. So we need to see that ito po ang reality. There's pain, and because of that, there's sin. And the other reason also why the Lord allowed pain is for us to always be reminded of the cross. So ano po ibig sabihin nito? So we know that pain is present when we sin against God, but you know, it doesn't end up there. So when God gave us pain, it should always remind us, oops, this pain that I am experiencing, the Lord Jesus Christ also experienced this on the cross for me and for you because of your sin. So when you go through something that is difficult and it's hurtful and it's painful, katulad ni Miss KB, I know I could, I won't be able to understand the pain that you've been through. We go through different kinds of pains and sufferings in this world personally. So no one can really tell you, I really understand your pain. To be honest, no one can.
But there's only one who can. And that is the Lord Jesus Christ. Why? Because He suffered so much for you on the cross. It should be our sin. That it should be us because we are sinner. And it should be us who should suffer so much pain doon sa cross sa pagbayad ng ating kasalanan. Bakit? Tayo makasalanan. Si Jesus hindi. Pero kinuha na yun. It's, He suffered so much pain. Para po, kanino? Para sa akin. Para sa iyo. So, alalahanan niyo po, Miss KB. Kung dumaan ka man sa pain, inalaw yun, Panginoon, para po ma-remind kayo that someone has suffered so much for you. And if you have not known this someone, Miss KB, I assure you, please, you need to know him personally. Okay. Why? Because you can only really move on or move forward if you have a personal relationship with Jesus Christ. Your own strength, you know, even if you can say, I can move forward, I can move on, but with your own strength, you cannot do that. Mm-hmm. But with Jesus' help, if He lives in you, you can do it. Mm. And as what also most of us already shared from the comments and Miss Honey, the Lord has in mind for you for that someone in the future. Because of what? So because He has already planned that for you. He wants to have a relationship with you. So I appeal to you, Miss KB, if you're watching, if you don't have a personal relationship with Jesus, trust Him. Trust what He did on the cross. He died for your sin. He died for that pain that you are experiencing. And that's somehow caused by most of the choices, wrong choices that we made because of our sinful nature. So, Miss KB, come to Jesus. That's the only solution that I can assure you that you can live your life, not pain-free, but with strength and grace na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Alright? So, pain always reminds us of the cross so that people will be given a chance for repentance. Kasi po kung walang pain, lahat na lang kasiyahan, makakapag-isip kaya tao ng ano? Ng repentance sa pag, ano, pag tingin niya sa sarili na makasalanan sila at magsisi ng kasalanan na? I don't think so. So, God allowed those things to happen to us because of that purpose. Alright? Look back of what Jesus Christ did. And if you, again, doesn't have a relationship, come to Him. Just trust Him. You can only say, Lord, I know what You did on the cross. You died for my sin. Please, I know I'm a sinner. Save me. That's all. If you say it from the bottom of your heart, the Lord will save you. Yun po, Miss KB, I assure you, you need to have a relationship muna sa Panginoon Jesus natin bago tayo maka-move forward o maka-move on. Last, kung anak ka na ng Diyos at meron ka ng relationship sa Panginoon, usually, ginagamit ng Panginoon ang pain is for strengthening our faith. Diba po? Bibigyan kita ng example. Very simple. Pag nag-workout ka, like, gusto mo maging sexy or maging muscle man, diba po? Mga girls, kung gusto mo maging sexy, ano yan? Automatic ba? Kailangan mo mag-ano, mag-workout. Ang workout ba madali? Hindi, di ba po? Kailangan mo, you need to go through process and it's painful process because your muscle will mabibinat yan eh. Kasi lalaki. Tapos magsisexy yung body mo, kung babae ka, lalaki yung likod mo, kung lalaki ka. So, ibig sabihin, you go through painful process. Why? To strengthen your muscle. The same goes to us. If you're a child of God, to strengthen your faith, you need to go through pain. And that is needful. Kailangan po yan. And also, one of the most wonderful thing, even sinabi ni Paul in 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. In weakness. Most gladly, therefore, I rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. So, Paul experiences something very painful sa kanyang katawan. Or it's it's said that he is going through a pain, thorn in the flesh that the Bible described.
I don't know what kind of it, but it's really painful. But Paul said, it's okay. Because why? God's or Jesus Christ's grace for me is sufficient daily. So you can only say that, okay, Miss KB, na ang sufficiency ng grace ng Panginoong Jesus sa'yo ay enough for that day kung you've been through pain. So again, Miss KB, sa mga nanonood po sa atin, alam ko po, meron pong bagay or somehow in the past or even now, could be now that you have experienced pain, always remember. Inalaw po yung Panginoon, again, to so that we will be able to see that if we disobey God, the result is painful. And it's because of sin. Second, if God allows you to experience pain, that is because He wants you to remind you of the cross, a painful thing that Jesus Christ did for you para po sa iyong mga kasalanan. And the only thing that He asked for you is a relationship with Him. And the thirdly po, kung anak ka na po ng Diyos, huwag ka pong mag-alala. Kasi po, bibigyan at bibigyan kanya ng grace ng Panginoon every day. And that is also to for your benefit para po lumakas at lumakas yung pananampalataya niyo po sa Panginoon. Okay, iwan ko po niyo sa inyo na saying, nabasa ko ng kanina sa page po ng isang friend namin sa Facebook. Sabi dito, be careful how you make sense of your life. What looks like a disaster may in fact be grace. Okay? What looks like the end may be the beginning. What looks hopeless may be God's instrument to give you real and lasting hope. Your Father in heaven, huh? That is our Father in heaven, is committed to taking what seems too bad and turning it into something that is very, very good. That is His job. All right? We may never understand. All right? And you don't need to question Him because His ways is higher than ours. All right? And His thought is, you know, it's more than the limited, this limited thoughts that we have. All right? So, my challenge to you, Miss KB, come to Jesus in a personal relationship. Trust Him. And I know you will find Him the most beautiful person that ever you have ever encountered in your life. And for sure, ibibigay niya the best para sa'yo. Okay? Miss KB, salamat po. Yan, salamat po, Sir Jan, sa napakagandang mensahe mula sa salita ng Diyos. Yung nga yung sinabi niya na may isang bagay tayo na dapat i-secure sa ating buhay at yun yung relasyon natin sa Panginoon bago tayo maghangad ng relationship, ng kahit na ano pang relationship na yan. So, Sir Jan, pwede mo ba kami i-lead sa closing prayer? Oh, sure, sure. Okay. Ano pong pag-pray natin? Pag-pray po natin si KB at okay, ating mga ka-YPs na nananood. Sige po, sige po. Okay, come, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank You for giving us Your Son, Jesus Christ, who died on the cross. He really loved us so much. He suffered so much, a pain which we can never really imagine. And that is because it's for us, it's for me, and for those who are watching this program. And I know some of them might be even pondering upon this extravagant love, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. And I pray, dear Father, that they will make that personal decision to have a personal relationship with You by trusting in Your Son, Jesus Christ, who died on the cross for their sins. So I pray for Miss KB. Dear Father, You strengthen her heart and assure her that You loved her and that if she will decide to trust in You and put her faith in You, she will be called Your child. And as a child of God, You will be giving her grace and strength to really focus on You and move forward to see the better future that You have in mind for her. So I pray that You will
somehow, Lord, we don't know where she is right now, what she's thinking, but I pray na ikaw po magabay sa kanya, mag-lead sa kanya, at mag-ingat sa kanya, Panginoon. I-lead niyo po siya patungo sa iyo at makilala kanya personally, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa programang ito. Jesus' name, amen. Amen. Pakinggan naman natin ang huling awitin galing sa ating Kaway Peace. So unfocused, I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart, that keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me. That I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, we'll walk in the power of my daily sufficient grace. Salamat, Shien, sa napakagandang awitin.
At ngayon, nag-shout out na tayo. Yes, sino pa ba yung kasama nating nanonood ngayon, YPS Gem? Ayan, shout out kay Shien. Hi, Shien. Hi, Shien. Thank you sa pag-send ng kanta mo. Shout out kay Joseph. Hi, Joseph. Hello, Joseph. Mom. And shout out kay Ma'am Iris. Hi, Ate Iris. At kay Faye. Hi, Faye. Thank you for watching. Mm, meron pa dito si Ate Rhea. Hi! Yes. Shout out kay Kyle at Shien. Yes. Kayo po, meron po ba kayo? Gusto niya i-shout out? Shout out sa mga single all the way ladies there. Hi mga single. Hi mga single. Shout out kay Jane Asentista na nasa Davao na. Hi, Ma'am Jane. Kay Faith Milabo na nasa Bacolod na. Oh. Kay Raisha Luceño na nandito dito pa. At kay Lizelle Becerra na nasa bahay niya. Kay Iris yun. Kanina si Iris nasa taas. At syempre sa lahat. Kay Julpa. Sa lahat ng mga friendships. Ayun. Tsaka syempre yung mga taga Indonesia. Saya Rindu, Suda Rindu. Hindi na ako marunong magbasa Indonesia. Saya Suda Kangen. Dengan orang-orang di Indonesia. Hello! Ano yung sa Indonesia? Miss ko na sila. Kaya Sir Jan, baka may gusto kayong batiin? To my wife, of course. Hi, wife. Ma'am Jewel. And to my kid, baby Iman. Hi, Baby Iman! At i-shout out natin yung ating pastor na wala dito, Pido. Oh, hello, kung nasan ka man. Pata. And yung sa lagi niyang... Nanay. Oh, meron pa daw siya. Pati pala kay nanay at kay tatay. Hello. Miss na namin kayo. We miss you. Hindi na kami umuwi sa bahay. And also sa Tropang Behave. Tropang Behave ni Pido. Hello po. Hello. And kay Pastor Leo and Mami. Yes, hello. Hello. At saka yung sige tech, tech guys, wow. Si Jeric and Pastor Yon. Thank you so much. Ganda ko dito. Yes, nagagumaganda na yung ating studio. Studio at yung ating mga mukha. Mga mukha gumaganda. Salamat po sa palights. And meron pa bang nanonood na iba? Okay, wala na, mukhang wala na. YPS Gem. And again, thank you po, YPS Maker Honey and Sir Jan sa pagsama sa amin ngayon. Mm-hmm. Salamat. Sana ay naging masaya naman kayo sa experience nyo ngayon kasama kami. Of course, it's been a blessing to share the Word of God. Yes, thank you. At salamat din sa pakikipagkwentuhan sa aming mga ka-YPS. Yes. Samahan nyo ulit kami sa Sabado at 3 p.m. Walang malilate dito sa ating page. And don't forget to like this page and subscribe to our YouTube channel para lagi kayong updated, mga ka-YPs, and mag-send lang kayo ng mga story nyo. Baka pag-send nga. Pwede. At bago tayo matapos, mga ka-YPs. Ayan, hinihingi lang namin or humihingi kami na samahan nyo kami na ipag-pray yung family ng isa nating ka-YPs na si Sarah, na yung comfort sa family nila. Dahil ngayon is kasama na ng Lord yung father nila. So, yun, ipag-pray natin yung comfort para sa family Aguas. Ipag-pray natin. Sige. So, maybe the message is really right timing and the song, Sarah. Sarah. I know it's really hard and it's really painful, but may His grace, may the Lord Jesus Christ's grace be covering you right now. May His comfort really hug you right now, Sarah. Let's go ahead, YPs, viewers. Let's come as with one heart to pray for the bereaved family of Sarah. So come, let's pray. Dear Heavenly Father, we know how painful it is to really lost a loved one, especially your father.
and we cannot really explain and even, you know, understand the pain what we're going through, and especially for our kawaipis, si Miss Sarah. But we thank you for your word that you said that you are the God of comfort. So I pray, dear Father, that you will comfort her family. And may you also give them your grace to see beyond this pain and be a witness of your goodness and your greatness and even your love for their family. That even through the death ng kanilang tatay, may pamahagi pali nila sa kanilang buhay, how you have loved them, Panginoon, because of your Son, Jesus Christ. That people will see that there is hope beyond the grave, and that is only having a personal relationship with Jesus Christ. So those people, friends, even loved ones who still doesn't have a hope of eternal life will be encouraged to hear their testimony that hindi po nagtatapos yung buhay dito sa mundo bagkos ito'y magsisimula sa langit. Because ang sinabi niyo po sa iyong salita that those who trust in you will have eternal life. And we hold on to that promise, Panginoon, because ito po yung promise na hindi po sinabi ng sinumang tao, kundi sinabi ng Diyos na may-ari ng lahat, may-ari ng universe. At kami po ay, we can trust in this loving God. So, Panginoon, together with all the viewers of YPs and here as the host, we pray as one that you will comfort the family of Miss Sarah. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin ngayon, mga kawaipis. At tatandaan niyo palagi, if you want to speak, don't hold your peace! Bye! Thank you! The news. Every time I open my Facebook, every time I open my TV, every time I talk to my family and friends, it's all bad news. Death number from the coronavirus increases. People complaining about government. Economy of the world is crashing down. Flights canceled, malls closed, roads closed, people have no work. Everything is getting worse. It seems like life is hopeless. But wait, I tell you something. There is good news. There is God. God is not affected of the economy of this world, nor of the virus in this world. God is in control. He will supply all your needs. God is the resurrection and the life. Jesus says, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? In John 14:6, Jesus also says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Believe only to Jesus and you will never die. You can have eternal life in Jesus Christ alone. This is good news. Put your trust in Him. Believe in the Lord Jesus Christ. He is your salvation, our living hope. The news. Every time I open my Facebook, every time I open my TV, every time I talk to my family and friends, it's all bad news. Death number from the coronavirus increases. People complaining about government.
economy of the world is crashing down. Flights canceled, malls closed, roads closed, people have no work. Everything is getting worse. It seems like life is hopeless. But wait, I tell you something. There is good news. There is God. God is not affected of the economy of this world, nor of the virus in this world. God is in control. He will supply all your needs. God is the resurrection and the life. Jesus says, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? In John 14:6, Jesus also says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Believe only to Jesus and you will never die. You can have eternal life in Jesus Christ alone. This is good news. Put your trust in Him. Believe in the Lord Jesus Christ. He is your salvation, our living hope.